Nangarap ka na bang makapunta sa ibang bansa sakay ng isang eroplano? Nakapasok ka na ba sa mga gandang airport? Karamihan sa mga airport ngayon ay high-tech na. At kadalasan may mga system para sa safety ng paglipad at paglanding ng mga eroplano. Pero alam mo ba na mayroon mga airport na tiyak na katakutan mo? Dahil sa sobrang napakadelikado ng paglanding ng mga ito. Kaya naman sa video nito ating pag-uusapan ang 10 pinakadelikadong airport sa buong mundo. Kaya kung bago ka pa lang sa ating muting channel, ay huwag mo namang kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating upload tulad nito. Maraming salamat po! Halina't ating pag-usapan ang 10 pinakadelikadong airport sa buong mundo. 10. Ang pang-sampu natin sa listahan ay ang Gibraltar International Airport. Ang Gibraltar ay part of British territory na tanging nag-iisa lamang na airport na tinawag nilang Gibraltar International Airport. Masasabi mong kakaiba at delikado ang airport na ito dahil sino man magkakaisip kung mag-aakala ng isang runway ng isang international airport ay dadaan ng national road ng mga sasakyan. Tama ang iyong nadinig. Ang National Road ng Gibraltar ay sinasara pansamantala pag makaraan na ang eroplano papasok at palabas dito. Nagkakaroon din ng traffic ang National Road dahil sa pagsara nito tuwing may flights. Kaya naman ang mga tao ay nagdemand na sa Gibraltar na magkaroon ng tunnel para daanan ng mga sasakyan. 9. Ang ating pansiyam sa listahan ay Courchevel Airport sa bansang France kung saan ikaw kung mayamang ka ay pwede nga ka magbakasyon sa exclusive Portugal sa kabundukan ng France. Isang napakadelikadong airport na sasalubong sa iyo sa Courchevel Airport ay mayroon din sobrang ikling runway na nasa halos 524 meters lamang. At ang runway na ito ay naka-slope pasulong pababa at kung saan napakadelikado at maaring maging dahilan ng aksidente kapag ang pilotong eroplano ay hindi tama ang bilis bago ito mag-take off. Dahil sa taas ng abs ng France, ang hirap ng disability ng paglipad sa lugar na ito at hindi na nagagamit ang instrumento ng eroplano. Para sa maayos na pag-take off at paglanding ng eroplano, kadalasan mata na lang ng piloto ang ginagamit at binabasihan sa paglanding. Dapat laging handa at magaling ang piloto para makalanding ng maayos sa airport na ito. 8. Ang ating pang-8 sa listahan ay walang iba kundi si Huancho S. Ruskin Airport. Si Huancho S. Ruskin ay matatagpuan sa Saba Island ng St. Martin. Normal na runway ng isang airport ay umaabot ng average ng 2,400 hanggang 4,000 meters. Ito ay malayo sa average na 400 meters sa runway na airport na ito. Sa Saba Island ng airport na ito ay may pinakamaikling runway para sa isang commercial na airport. Maaring mapahamak ang mga bumibiyahe dito dahil maaring lumampas ang eroplano sa runway na maaring maging dahilan ng aksidente at pagkamatay ng mga sakay nito. Ang airport na ito ay ginawa sa ilalim ng kabundukan at kapag lumampas ka sa runway ay sa dagat naman ang iyong mapupuntahan. Kaya sadyang napakadelikado talaga ang airport na ito. Ang mga aeroplano na naglalanding dito ay mayroon mga waiver dahil hindi lahat pinapayagan lumanding dito. 7. Ang ating pampito sa listahan ay walang iba kundi yung Nasarawa Airport. Ang Nasarawa Airport ay binubuo ng Department of Defense of United States para gawin Army Air Base. Noong 1941, ang location ng airport na ito ay masasabi nating delikado dahil malapit ito sa isang active na vulkan. Ang vulkan na malapit dito ay kadalasan nagbubuga dimuano ng silika na maaaring makaapekto sa makina ng eroplano. Ang lugar din na ito ay mayroong malakas na hangin na dahilan ng turbulence na nagpapahirap sa mga piloto.
Ang paglanding dito sa airport na ito ay mahirap din ng navigation sa lugar na ito dahil sa mabundok ang kapaligiran. Isa sa problema ang runway sa airport na ito dahil walang 2 kilometro ang haba ng runway na ito. Kahit di maano maganda ang panahon ay malakas pa rin ang hangin sa lugar na ito. Kaya masasabi natin na isa ito sa napakadelikadong airport sa buong mundo. Sip. Ang ating pang-anim sa listahan, walang iba kundi yung Princess Juliana International Airport. Isa sa mga dinadayo ng mga turista, ang Baho Beach sa St. Martin. Ang Princess Juliana International Airport, sa mga aeroplano dito ay tila abot kamay na nasobrang baba pag lumipad ang mga ito. Marami ang nagpapakuha ng picture sa mga aeroplanong mawababa ang lipad. Kilala ang airport dahil sa naitayo ito sa Beach Maho, na kung saan kadalasan maraming turista. Delikado ang airport na ito dahil isang pagkakamali lang ng piloto sa paglanding ay maaari na makaaksidente at marami nang mapahamak. Ang mga aeroplano lumalanding sa airport ay ito'y literal na lumilipad sa ibabaw ng mga tao. Ang jet engine din ng mga aeroplano na nasa airport na ito ay nagdudulot ng malakas na hangin na kadalasan nagpapatalsik sa mga turista. At maaari maging sanhi ng aksidente dahil literal na tinatangay ang mga tao sa talakas ng hangin. Isa na nga dito ang isang turistang babae na nasawi matapos matangay ng malakas na hangin mula sa engine ng aeroplano dito. Kaya masasabi pa rin natin na isa itong napakadelikadong airport sa mundo. 5. Ang ating panlima sa ating listahan, walang iba kundi Cristiano Ronaldo Airport sa bansang Portugal. Ang airport na ito ay pinangalan sa isang pinakasikat na football player. Sa kasaysayan ng football, ang Cristiano Ronaldo Airport ng Portugal ay isa din pinakadelikadong airport sa mundo. Noong 1977, nagkaroon dito ng aksidente dahil nagkamali ang isang piloto sa paglanding. Ang aeroplano ay nag-crash sa beach at naging dahilan na pagkamatay ng mahigit 160 katao. Ang runway ng airport na ito ay mas maikli sa normal na airport. Dahil ito ay mayroon 1,600 meter lamang, ngunit dahil sa aksidente ay kanila ito pinahaba ang runway ng airport na ito. Ito ay mayroon na sa mahigit 2,700 meters na runway sa ngayon. Ang airport na ito ay may malakas din na hangin galing sa dagat. Para ma-extend ang runway na ito, gumamit sila ng 180 na poste ang Portugal para sa runway na ito. Ngunit naging dahilan naman ito ng stress para sa mga piloto sa paglanding at pag-take-off. 4. Ang ating pang-apat sa listahan, walang iba kundi yung Paro Airport. Kadalasan sa mga airport ay nasa Kapatagan para maging ligtas ang paglanding at pag-take-off ng aeroplano. Ngunit hindi ito ang lagay ng Paro Airport sa Hutan dahil ang airport na ito ay nasa gitna ng kabundukan. Ang Paro Airport ay natatanging airport lamang papasok at papalabas ng Hutan. Kaya walang choice ang mga pasahero kundi sumakay dito. Kundi umasa na walang aksidente na mangyayari sa airport na ito dahil ang airport na ito ay napapaligiran ng Himalayan Mountains. Napakahirap ang paglanding ng piloto dahil napakaliit ng runway dito at kadalasan nagbabase na lamang ang piloto sa kanilang mga mata. Ang mga aeroplano dito ay umiikot-ikot muna para makabulyo at maayos na paglanding dahil ang pagliko dito ay umaabot ng 45 degree turn bago makalanding sa airport na ito. Sadyang napakalakas din ang hangin sa airport na ito kaya ito napakadelikado. 3. Ang ating pangatlo sa listahan ay walang iba kundi Lukla Airport sa Nepal. Noong 2010, ang airport na ito ay nagtala ng pinakadelikadong airport sa mundo. Sa loob ng 20 years dahil sa sobrang dami ang nasawi at aksidente dito, ang airport na ito ay nasa 9,505
above sea level. Kaya naman, napakalakas ng hangin, kaya nagpapagaywang ito ng eroplano sa paglanding at pag-takeoff dito. Ang hangin sa lugar na ito ay napakalakas, kaya naman mahihirapan talaga ang piloto sa pagkontrol ng eroplano sa paglanding dito. Ang runway na ito ng airport na ito ay nasa mahigit 500 meter lamang. Ito ay upward curve at 20% na maaring sanhi ng pagkadisgrasya ng eroplano. Ito ay naging sanhi ng pagbilis ng andar ng eroplano na dahilan para lumampas ito sa runway. 2. Ang ating pangalawa sa listahan, walang iba kundi yung Tungkuntin Airport sa Candulas. Ang Tungkuntin Airport ng Candulas ay napakadelikadong airport ayon sa nakakarami dahil ito ay napapaligiran ng kabundukan. Dahil napapaligiran ng kabundukan, hirap ang mga piloto sa paglanding at pagnabigit dahil na din sa hangin mula sa kabundukan. Ang mga eroplano dito ay kailangan mag-diesel o bumaba ng malalim at lumiko ng todo para lamang makahirira sa runway ng airport dahil ang hirap maglanding sa airport na ito. Marami ng piloto nagkamali dito at marami ng aksidente ang nangyari na naging dahilan ng pagkamatay na maraming tao. Ang unang major aksidente nangyari noong taong 1989 nung bumangga ang isang eroplano sa kabundukan. Matapos itong lumipad pababa ng airport na naging dahilan na pagkamatay ng 132 katao. Mula noong nasundan pa ito ng plane crash dahil sa daming aksidente, marami na namungkahi na magkaroon na ng Candulas Airport. Ang pangalawang airport, kapag ito na ay nangyari, maliliit na eroplano na lamang ang papayagan na lumanding sa napakadidli na airport na ito. 1. Ang ating panghuli sa listahan ay ang Barra Airport sa bansang Scotland. Ang maliit na Barra Airport ay sobrang kakaiba sa lahat ng mga airport. Dahil kapag high tide ang lugar na ito, ang runway nito ay lumulubog sa tubig. Ang mga eroplano sa airport na ito ay lumulusong sa tubig para lamang makalanding sa lugar na ito. Kadalasan, namumroblema ang piloto dahil sa hamog, ulan, at malakas na hangin. Nahihirapan ang mga piloto sa paglanding dito. Pero sa airport na ito, tubig ang kalaban ng mga piloto. Kaya naman, ang piloto na nakakalanding dito ay masasabi mong mahuhusay na mga piloto dahil sa pambihirang kakaiba at delikado ng runway ng Barra Airport sa Scotland. Dito na po nagtatapos ang ating 10 pinakadelikadong airport sa mundo. Ikaw, Idol, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang. Mag-ingat. God bless. Bye-bye.